Diba, kumuha tayo ng panday. Pupunta siya dito mga 11 AM para sukatan, para gawin na yung bed natin dito. Hindi ko na siya ipapagawa ng parang full setup. Sayang kasi kapag sinetup mo ng buo, dapat yung mga ginagamit mo dyan sa loob is ba, pwede ba siyang tanggalin para kung walang biyahe, eh, nagagamit ng pamilya. Even if the sky is falling Dati, sinubukan ko na mag-surf-surf dati sa Liwa. Hindi ko kaya mga ganyang bagay. Nadala ako kasi nung nag-surf ako dati, kinabukasan nilagnat ako. Tsaka mataba pa ako nung time na yun. Tsaka meron akong hindi magandang karanasan dyan sa pag-surf na yan. Habang kwento. Buti na lang. Okay na ang kaisipan ko ngayon. Good morning mga first-timers! Mula dito sa Katiil ulit. Ngayong araw, hindi tayo babiyahe. First thing in the morning, naglaba ako ng mga damit ko. Hindi talaga ako naglalaba, pero dito nagagawa ko maglaba. Labi. Ayos. Naging normal na tao ko. Kumbaga, natututo ako sa mga bagay-bagay na dati kong ginagawa. Pero ngayon, hindi ko na siya nagagawa. Pero nung nalayo ko sa bahay, ginagawa ko. So parang bumabalik lang ako sa nakasanayan ko dati. Which is medyo nahihirapan ako kasi ilang taong ko na rin talagang hindi siya nagagawa. Kwarto ni Commander D, medyo malungkot kasi umalis na si Commander, pumunta na siya ng Davao City. 2 days sa Davao City at pagkatapos nun, eh, pumunta siya ng Malaysia yata para may event siya dun. Pero anyways, alam ko pinapanood mo to Commander D, maraming salamat sa biyahe natin, napakasarap mong kasama. Good morning bro! Good afternoon! Ay! Wala pa! Umaga pa! Umaga na? Umaga pa! Wala pa 12! Good morning! You're right. Good morning! Si Watod, tinanggalan ko na ng stickers. Mas maganda siya tignan na ganyan, malinis lang. Pero ngayong araw, hindi tayo aalis. Bukas na ako aalis kasi gustong-gusto ko na matapos to ngayong araw na to. Kanina umalis ako, maaga-maaga, siguro mga 7 AM, 6 AM nagigising ng mga tao dito. Maaga kami nagigising, kahit medyo late na natutulog. Hindi ka naman napapago dito eh, nakaka-relax dito. Ngayong araw, si Watod ang asikasuhin natin. Yung mga Katiil boys, kumain lang sa labas, ako kumain naman na rin. At kaninang umaga, umalis ako ng maaga-maaga para maghanap ng karpentero. Ano ba sa English ang karpentero? Carpenter. Carpentero sa Tagalog, sa Bisaya, panday. Ayan. Papakita ko sa inyo kung anong project natin ngayong araw na to. Dito sa likod, kagabi, naglinis-linis na ako dyan. Binaba ako na lahat ng mga kakailangan. Yung mga gamit ko dito, nilagay ko muna dun kung saan ako nag-edit sa may kitchen. And dito, parang free up ko muna para hindi masikip. Kasi ngayong araw na to, di ba kumuha tayo ng panday? Pupunta siya dito mga 11 AM para sukatan, para gawin na yung bed natin dito. Same as setup ni John D. Hindi ko na siya ipapagawa ng parang full setup kasi ang sabi sa akin ni John D, sayang kasi kapag sinetup mo ng buo, dapat yung mga ginagamit mo dyan sa loob is ba, pwede ba siyang tanggalin para kung walang biyahe, nagagamit ng pamilya. So kinausap ko siya, kung pwede ba bro, same na lang tayo ng setup para madali. Pumayag naman siya, syempre. Si John D, natutulog din siya, meron, nagba-van life din siya.
Sakto-sakto bago mag-alas 11. Andiyan si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Kuya? Bubong. Kuya Bubong ang bahala sa ating watod. Ito po. Charan. Dito lang. Ano? Mm-mm. May paa dito. Parang kapag tinaas ko to, yes. Ayan. Ayan yung sagad. Ngayon, yung ano ba? Yung board na parang higaan dyan, di ba? Is hanggang dito. Sagad yan. May paa din dito. Doon, tapos doon dalawa lang. Dito ang tunga ba na board, di ba? Lagahan natin. Mm. Tapos may isa pang board sa taas. Na kapag binaba natin to, ganyan. Tapos may paa diri. Tapos hilahin ko lang pa ganun. Tulak lang ba? Tapos lagay pull ng... Pull out. Slide lang ba? Mm. Tapos, lagay na lansang. Kung ano man. Basta di ba barena, ganun. Barina, oh. Tapos, lansangan lang ba ng pwede hugot-hugot? Ay, barena. Oo, ganun lang. 45 lang. Yung paa, dyan? Yung ano niya? Lapad ba? Lapad. Oo. 45. Anay, kukuha ng papel. Hala. Hindi pa naman tayo taga dito. My God, hindi ko ba ito? Hindi ko alam kung saan ang kukuha. Ah, wait lang. Ito lang nakita ko, nakitaan ko. Hindi ko balay diri. Pero yung tabla natin, yung magandang klase. Na. Pero lalagay mo pa iba paa? Oo, pang ano siya kasi ng, yung paa para mag, hindi magkaganon. Oh, okay. Pag walang sanipa yan, magkaganon yung paa niya. Okay. Pag ipatong mo lang yung top sa ano niya, yung paa, wala kasing ano yan, yung hindi... Oo. Possibly. Oo. Magkaganon yung paa niya. Oo. Sani pa to. Mm-hmm. 15. Parang dito na ang sa, ano niya, top. Oo. 17. Pag nasa may ano na, may bed na dyan, pwede hila-hilahin ito palabas? Oo, pwede. Okay. Oo. Mahila yan. Mm-hmm. Isa lang natin to. Mahaba, no? Oo. Para hindi masira ang upuan. Ma, ano to? Masira. Masira. Sige. Mga ganun lang kalapad ng ano. Patungan ba ng ano? Yung paa. Paa. Oo. Sige. Yan din naisip ko. Mm-hmm. Pero steady na yung ano niya, paa. Oo. Pagtanggal yan, pwede rin ipapatong mo yun sa ano. Okay. Dito. Sige. Slide ra. Wala, kani. Dili na yung putan ng kilid. Pinuput lang, ang katas on ra. Sakto naman ng kalapad. Perfect. O, maigo naman ng patro. Okay. Ano na siya? Isa sila, para kani. Pag slide ni mo dire, nara din kay isa ka. Okay na, nag-eats na ako. Oh, pero kaya na yung boss, katong ato ah, kuwan to, anang naisa na ipag-ihapon. Oo. Okay na ka ato. Kaya butama ko na itong sapatos. Na flat ba? Para kasi yung ano, yung... Pwede. Para ma... Kuwan niya, hindi ma- mag- di masira. Sige, pwede. Yung dito na part sa'yo, lalagyan ng isang frame. Oo. Yung sa harap lang. Oo. Oh. Okay, yun lang. Yan ang bayan niya dyan, di. Eh, nagbabakasyon niya ng ilang buwan, walang binabayaran ng hotel, di ba bro, no? Life hack! Yes! Life hack yun. Dapat yung sa akin, hindi na pinutulan yung width. Oo. Kasi swak na. Pero sa'yo, may casing ka kasi. Oo. Diba yung plastic. Oo. So, aabot sa'yo, medyo mas thinner, tapos mas shorter. Kasi ito din, factor na din. Oo. Hanggang dito din sa akin eh. Oo. So, yung suggestion ko, yung sinasabi ko sa'yo, yung sliding mo dito sa taas, medyo i-extend mo papuntang dito kasi naku-fold naman to. So, para hindi ma-sacrifice yung measurement mo dun sa likod, dito na lang i-compensate sa harap. Oh, sige. Imong i-measure, dili-dili, kay katong sa kaduha, kay kani siya, pag sarado, dili man taman. So, pwede pa rin siya magamit ng kataas. Okay, dito yung bahay ni Kuya. Kuya! Kuya Bongbong, ayan kay Kuya, shoutout kay Kuya Bongbong. Nandun lang yung bahay, paglabas ng highway, andito lang yung paggagawa nung bed natin. Andyan lang ang bilihan ng tabla. Bili na natin, pa-deliver natin dito. Yay! Trinatate! Papalit, mupalit na ang tabla. Ano ba, papalit? Mupalit? Mupalit na ko tabla. Mapalit ko na. Dito na ako galing kanina umaga. Yung bibili natin is
itong magandang klaseng ano, tabla. Hindi na ako lulubog dyan, tino. Sa bahay ni Kulas, paglabas mo, kompleto na lahat nandito. Kaya hindi na tayo lumalayo. Swerte natin, may nakita tayong panday. Kasi lahat ng mga panday dito, busy sa mga iba't ibang mga bayan, may mga project. 1.50 na? Kasama delivery. Bayad na po, plus delivery. Diyan po sa ano, sa... Hindi po, diyan na lang kay tabi ni Ate Jean. Ate Jane Carinderia. Oo, oh, nag-aalala ako kay Kuya. Sa tingin mo kaya ni Kuya yan? Ano, kaya buto mag-isa? No worse! Pata to, ulo lang, ulo. Sa ulo? Ayaw ah! Kung ano, payat-payat ni Kuya, ang lakas. Ako, hindi mo mabubuhat ako dito. Kahit bigyan niyo ako ng pabanas, hindi ko mabubuhat. Ayos na! Meron na! Diyan na! Hindi dito. Ayos! Pela manong. Buti na lang si Kuya Bobong. Bongbong, no? Bobong. Bobong. Si Kuya Bobong. Ito na gamitin natin na pa. Pa. Sige. At saka yung pantusok niya, kahoy rin natin gagamitin. Sige. Hindi na yung kasi kataya yung ano. Anong kataya yung? So, akala ko mabilis lang siyang gawin. Ang bilis kasi ng isipan ko. Akala ko basic lang. Pero hindi pala natin maantay ngayon. Kaya pabalikan pa kinabukasan. Kaya nagpatay na lang ako ng oras kasi naiinip ako kakaisip. Gusto ko na siyang matapos agad. Excited lang. Kinabukasan, binalikan ko na si Kuya Bobong. Pinapakuha na ni Kuya Bobong yung sapatos nung paa. Nung ating higaan. Yes! Ayan na. Shoot na shoot to. Yeah. Hindi na natin putulan to. Hindi na. Para may ano, may hila-hila. Ayan, may gitna. Ito ang kailangan siguro ano. Ay hindi. Putulan yan. Putulan, konti, no? Para pwede. Pwede ipantay natin. Kasi pag natanggal na yan, ay. Labas na yun. O, oh, sige, sige. Ito lang ginawa. Walang anong ibang bakal na kung ano man. The best, Kuya Dudong. Oh yeah. So kapag may mga bags na dyan, pwede na rin yung patungan ng mga unan ko. Or pwede akong umula dun. Ito yung pa ako. Pwede na. At least merong bagay dito. Kasi kapag hindi ko nilagyan dito, medyo malilimitahan yung lagay ng, biya, ano, lagay ng mga gamit natin. At saka syempre, meron pa dito sa ilalim mo. Marami pa yan. Oo. Ano masasabi mo, bro? Galing, bro. Galing. Tiyo-tiyo. Ganda ng concept mo. Oo. Pwede ko pa siyang ano, pwede ko pa siyang tanggalin pag wala ako biyahe. Oo. Pwede siya tanggal-tanggalin. Galing ko sa original, no? Oo. Para kunwari, biyahe ang pamilya, pwede. Alaka, libre na ang hotel. Wala na bahay sa hotel, bro. Yes bro, remembrance, no? Oo! Babalik-balik dito yung van dito. Matik! Oo. Binigayaan, bababa. O sige. Oo, bababa pa yun, no? Oo. Oo, pwede. Excited na, oo, excited. Experience mo to ba? Oo. Ay, ano ba naman yan? Kahit isang linggo na tayo dito magkasama, tinatahulan mo pa rin ako. Oh, bati na tayo. Masal mo. After 3 days yata o 4 days nang tapos yung van. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya ngayon.
Tada! Ayan na siya. Ang ating tulugan. Na naset ko na siya. Check natin dito. Ayan. Actually, natulugan ko na siya. May space dito para sa mga bagahe, yung mga paninda ko dyan. Tapos ito yung tulugan ko. Doon ako muulo. Wala pa kasi yung mga bagahe dito. Ito na yung mga paninda ko. Mga ibang bagahe pa yan, lalagay ko dyan. Ayos na ba? Hindi! Motor! Oh! Hello! Ganda na? Oh! Ganito lang oh! Oo, kahoy lang. Ayos! Ayun, may tulugan na. Dito sa likuran, andito yung dalawa kong box na malaki. Yung sa lutuan ko, magluluto tayo soon. Kapag bumiyahe na tayo pa pabalik ng Manila. Tatantay yung Visayas pa, di ba? Magsusursugun tayo. Andito yung dalawang box ko, yung power station ko dito ko ilalagay. Nakaabang dito na pwede mag-charge. So, good siya dyan. Tapos, dito naman, hangers. Mapupuno pa yan ng mga ibang, ano, mga ibang personal na gamit ko. Ayan, dito yung ating lutuan. Shoutout Power Kalan. Idea ni Jan dito. Pero ang kagandahan kasi sa setup namin ng ganito, kapag walang biyahe, natatanggal siya. As in, magagamit mo yung sasakyan ng buong buo. Tapos, kapag wala kang biyahe, kung may biyahe ka pa naman, kunwari magsistay kayo talaga, magpapark kayo. Kunwari, for a week na nagsistay kayo sa isang lugar at hindi naman na-under yung van ninyo, eh pwede nyo tanggalin to. Natatanggal yung kalahati nito. Pwedeng ibaba para maging lagay. Diba? So, itong idea na to, eh kung kayo ay merong ganito, Suzuki Every Wagon na gusto nyo yung i-set up na simpleng mini camper van, eh pwede nyo naman gayahin yan kasi yung idea na yun, kinuha ko lang din naman yun sa kay Janti. Kaya pwede nyo yung kunin yung idea na yun, no? Pag sinetapan nyo kasi ng matindi dyan, wala na yun. Malilimitahan na yung kakayanan ba, yung purpose talaga ng van. At is ito, pag bubiyahe tayo, kakabit ko lang siya, itulugan na ako. Pag walang biyahe, ibabaklasin ko. Tapos normal na siyang van ulit. Okay, sana nagustuhan nyo. Okay, setup natin, no? Makakatulog na tayo ng maayos. So, paano? Kita-kits tayo sa biyahe. Mindanao to Manila. Solo.